Shoutout sa lahat ng mga solid Marsay supporter natin. Shoutout sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo. Maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga bagong upload. Shoutout kay Idol Amadeo Flores, Gerald Anubo, Marvin Maliveran, Norlin Picatsi, Lady Visible 3MB, kay Jose Pacificador, Rona Villaluz, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid, ang Palatandaan. Mabuhay po kayong mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Matapos na makapagpahinga ang mga ito, tinipon at pinulong ni Papa Goryo ang lahat ng mga tauhan at mga trabahador. Uwi ka niya sa mga ito. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sa darating na linggo, bumalik kayo para maibigay ko sa inyo ang bayan at ang bigas. Sa mga mayroong problema sa mga kampo ng kadiliman, magpaiwan muna kayo. At ngayong hapon din, pupuntahan natin ang kinaroroonan nila. Umalis na ang ilan sa mga trabahador nila ni Nana Saria at Papa Goryo at dala-dala na ng mga ito ang kanilang mga gamit. Habang nagpapaiwan naman ang ilan sa mga ito, lalong-lalo na ang dalawang kalalakihan na humingi sa kanya ng tulong kahapon. Ilang sandali pa, dumating na din doon sina Kaloy at ang ilan sa mga tauhan ito. Pinag-usapan na agad nila ang kanilang balak sa hapon na iyon. Armado ng mga sibat at baril ang mga tauhan nitong si Kaloy at nakahanda na sa pagpunta nila sa lugar ng mga aswang. Unang sinamahan nila ni Papa Goryo ang dalawang lumapit sa kanya kahapon at humingi ng tulong. Ang bahay ng mga ito nasa paanan ng bundok kaya kailangan pa nilang bumaba ng bukid. At ang sabi ng mga ito, hawak ng mga aswang ang kanilang kapatid. May mga naninirahan na mga aswang sa sulok ng kakahuyan na nasa paanan ng bundok na ito ang pupuntahan nila ni Papa Goryo. Ang plano nila, papasukin ang kaloob-looban ng mga kabahayan ng mga aswang. Susugurin na nila ang mga ito at bawiin ang mga kinuha at binihag ng mga aswang. Makalipas ang isang oras na paglalakad ng mga ito, narating na nila ang sinasabing lugar ng mga aswang. Bumungad sa kanila ang apat na mga kabahayan na nasa itaas ng mga puno ng kahoy at tatlo naman sa ibaba. Wika ni Nana Saria. Kakaunti lang pala ang mga aswang na nakatira sa lugar na ito. Tara na Goryo, papagabi na. Pupuntahan pa natin ang bukid ng Agwas para tulungan at bawiin natin ang mga niyayanggaw ng mga aswang na iyon. Ilang sandali pa ang lumipas, muling naglalakad ang mga ito papalapit doon sa mga bahay ng mga aswang kasama ni Papa Goryo, itong si Nana Saria, ang kanyang alalay na si Juan, si Kaloy at ang sampung mga tauhan ito. Papalapit pa lamang sina Papa Goryo, agad na nasipat nila ang mga aswang na dumungaw sa mga bintana nito at ang iba nagsilabasa na sa kanilang mga bahay. Kita sa mga mukha ng mga ito ang gulat. Nang makalapit na sina Papa Goryo, agad na sinindihan ito ang hawak na sulo. Wika niya, narito kami para kunin na namin ang mga binihag ninyo. Nagmamadali kami, kaya ibigay na ninyo ang kapatid ng dalawang ito. Ngunit mayroong dalawang aswang ang lumapit sa kanila at sabi noong isa, at sino ka para utusan kami? Malaki ang atraso ng taong ito sa amin. Nararapat lamang na pagdusahan nito ang kanyang kasalanan. Ang sagot naman itong si Papa Goryo, wala kang karapatan ng magpaparusa, lalo na
kampun kayo ng mga demonyo at hindi na babagay na tumira kasama ng mga tao dito sa mundo. Kung magmamatigas ka, susunugin namin ang lahat ng bahay dito sa inyong lugar. Ngunit ang dalawa at manglalapit ito sa kanila na nakalabas na ang mga ngipin at mga matutulis na kuko at wika pa nito. Huwag mo kaming takutin dahil hindi kami natatakot sa inyo. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito, biglang umindak ng dalawang bisis sa lupa itong si Nana Sarya. Agad na napapapatras ang dalawang aswang. Wika ni Nana Sarya. Huwag mo nang hintayin na umindak pa ako ng pangatlong bisis at pagsisihan ninyo ito. May naramdaman ang dalawang aswang na parang namamanhid ang kanilang buong katawan at hirap silang makagalaw. Kaya agad na alam nila ang kapasidad ni Nana Sarya. Nagkaroon na ng takot ang kanilang mga mukha at pagkatapos lumingon ang isa doon sa kanyang mga kasama. Wika nito. Muring, ilabas ninyo si Nining. Agad naman na sumunod ang inutusan nito at pagkatapos may kinuha ito na isang babae na payat na payat. Dinala ito doon sa kanilang harapan. Napaiyak agad ang dalawang lalaki na humingi ng tulong sa kanila at lumapit agad sa babaeng kapatid nila na binitbit ng mga aswang. Wika uli nung isang aswang. Huwag na kayong bumalik pa at magpapakita sa lugar na ito. Hindi na ito pinansin pa ni Papa Goryo at ang sabi nito, tara na, Sarya at Karyo. Dalhin na ninyo ang kapatid ninyo. At pagkatapos may ibinigay ito na buti ng langis at bili ni Papa Goryo na ipainom ito sa kanilang kapatid. Lubos naman na nagpapasalamat ang mga ito sa kanila at pagkatapos muling umakyat ang mga ito doon sa bundok ng Sinawahan at pupuntahan na ang bundok ng Agwas. Sakop pa rin ito ng bukid ng Sinawahan. Ang lugar na ito ang sinasabing pinamumugaran ng mga aswang, kaya hindi madali sa kanila ang pagpasok sa lugar na ito, lalong-lalo na papagabi na at nagsimulang kumalat na ang kadiliman sa loob ng kakahuyan. Muling naglalakad ang mga ito ng mahigit sa isang oras at habang papasuot sila doon sa mga kakahuyan ng Agwas, agad na naramdaman nila ang mga kakaibang pwersa sa paligid. Mas malalago din ang mga kakahuyan sa lugar na ito at mas mabato. Patuloy sa paglalakad sina Nana Sarya at Papa Goryo. Nakaramdam na ng kakaibang takot ang mga kasamahan nila ni Kaloy at itong si Kaloy mismo. Kakaiba na kasi ito ngayon dahil kakaharapin nila ang kuta ng mga aswang. Hanggang sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, may mga ginawa na mga orasyon itong si Nana Sarya. Tahimik naman ang mga kasamahan nito at nagmamatsyag lamang sa buong paligid. Ilang sandali pa matapos ang ginawa ng babaylan, sabi uli nito, Goryo, malapit na tayo sa kinaroroonan ng mga aswang. Sumunod kayo sa akin. At muling naglalakad ang mga ito. Habang binaybay nila ang kakahuyan, agad na napansin ni Papa Goryo na may mga nilalang ang umaaligid sa kanila. Wika nito kay Nana Sarya. Sarya, mukhang nakita na ang ating presensya ng mga aswang sa lugar na ito. May mga aswang ang nasa paligid na sumusunod sa atin. Oo, Goryo, naramdaman ko din ang mga ito. Hayaan mo na ang mga iyan. Lumalim na ang gabi. Kailangan natin na makalabas agad sa gubat na ito bago maghating gabi. Naunawaan naman ito ni Papa Goryo ang mga sinasabi ni Nana Sarya. Kaya nagpatuloy lamang ang mga ito sa paglalakad at hindi na inaalintana ang mga umaaligid na mga kampon ng demonyo. Ilang sandali pa
Doon sa malapit sa isang ilog, may nakita na silang mga kabahayan ang nandoon. Kaya tumigil na ang mga ito sa paglalakad at sinipat-sipat muna ang buong paligid. Medyo may kalayuan pa sila, ngunit nakita na nila kung gaano kadami ang mga kabahayan. May mga nakita din silang mga tao ang nasa labas ng mga kabahayan. Kitang-kita nila ito dahil maliwanag ang sinag ng buwan. At pati na doon sa ilog, may nakita din silang ilang mga aswang ang nandoon. Ilang sandali pa, wika ni Papa Gurio. Tara na, sisimulan na natin ang ating misyon. Humanda kayong lahat at ito ang tandaan ninyo. Huwag kayong humiwalay sa amin ni Sarya kahit na ano pa ang mangyayari. Ang sabi nito sa mga kasamahan ni Kaloy. Habang papalapit sila doon sa mga bahay, nakita na sila ng mga aswang. Nagsilabasan na ang mga ito sa kanilang mga bahay at may nakita din silang mga aswang ang naglalakad papasunod sa kanila. Habang papasok sila ng kabahayan, hinarang na sila ng mga aswang. Ipinakita agad ng mga ito ang matulis at matalas na mga kuko at mga ngipin. Wika agad ng isang aswang. Ako ang supremo sa lugar na ito. Ano ang ginagawa ng mga tao dito sa aming lugar? Ang lalakas naman ng loob ninyo. Alam na marahil ninyo kung anong klaseng lugar ang pinuntahan ninyo ngayon. Si Papa Gurio na ang sumagot. Wika agad ito. Kailangan namin na kunin ang mga kamag-anak ng aming mga tauhan na niyayanggaw ninyo. Pumunta kami dito sa inyong lugar para makiusap. Ayaw na namin na humantong pa tayo sa labanan. Hindi ninyo ito gugustuhin. Tinitigan sila ng supremo ng mga aswang at pagkatapos ngumiti ito sa kanila. At kung ayaw namin na ibigay, ano ang gagawin ninyo? Ilibot nga ninyo ang inyong mga paningin. Napapalibutan na namin kayo sa isang utos ko lamang at sinyas ng aking kamay. Sabay-sabay nang susugod ang mga kasamahan ko at mga tauhan. Ngayon, ano ang gagawin ninyo? Sagot naman ni Papa Gurio. Huwag mo kaming subukan dahil pwede namin kayong ubusin sa loob lamang ng ilang minuto. At suminyas agad itong si Papa Gurio sa mga kasamahan nito. Agad naman na sinindihan nila ni Kaloy ang dala nilang mga sulo. Pagkatapos, sabi uli ni Papa Gurio, susunugin namin ngayon ang lahat ng mga bahay dito sa iyong lugar. Ngumasab ang supremo ng mga aswang at umaalulong agad ito. Pagkatapos nagtatalunan na agad ang mga kasamahang aswang ng mga ito at pumalibot na ang mga ito sa kanila. Umaangil na at umaalulong ang mga aswang. Kinuha na ni Nana Sarya ang kanyang buntot pagi at hawak na rin ni Papa Gurio ang kanyang baston. Kung ganoon, gusto ninyo ng kaunting pampainit. Sige, Kaloy, silabanan ninyo ang mga kabahayan. Utos nitong si Papa Gurio. Umilos agad sina Kaloy, dala ang mga sulo at mga itak. Agad nilang nilapitan ang mga kabahayan. Agad naman na sumigaw ang supremo ng mga aswang. Mga tampalasan! At agad na sumugod ang mga ito doon sa grupo nila ni Kaloy. Kaya agad na humarang sa mga ito si Papa Gurio at nagpakawala agad ng mga paghambalos gamit ang baston nito. Sa sobrang bilis nitong si Papa Gurio, hindi na halos makita ito ng mga kampon ng kadiliman. Bumagsak agad ang apat sa mga aswang ng matamaan ni Papa Gurio. Muntik pa nga niyang mahagip ang supremo ng mga aswang. Namimilipit agad sa sakit ang mga tinamaan ni Papa Gurio. Habang itong si Nana Sarya, mabilis itong umindak sa lupa sabay ng pagbanggit ng mga banyagang salita. Napakarami ng mga aswang, ngunit matapos na gawin iyon ni Nana Sarya,
lahat ng mga aswang na malapit sa kanila at mga papasugod sa kinaroroonan nila ni Kaloy. Agad na bumulagta ang mga ito at nangingisay. Kaya napapatras ang ibang mga aswang na gusto sanang sumugod sa kanila. At ang mga sumusunod sa mga kasamahang aswang papunta sana doon sa grupo nitong si Kaloy, wika ni Nana Sarya. Hindi pa mamatay ang mga iyan, ngunit kung magmamatigas pa kayo, sa susunod kong gagawin, sigurado akong kalahati ng mga tauhan mo ang mamamatay ngayon. Takot na ang mga aswang na nagsiatrasan. Wika ng pinuno ng mga ito na bakas na sa mukha ang takot. Tama na. Ibibigay na namin ang mga bihag namin na mga tao. Kaya ang sagot naman itong si Papa Goryo. Gawin na ninyo agad sa loob ng 5 minuto. Kailangan na nandito na sila sa aming harapan. Utos agad ng pinuno na ilabas ang lahat ng kanilang mga bihag. Nakaramdam na ito ng sobrang takot at napagtanto ng supremo ng mga aswang na walang katulad ang lakas ng 2. Mamamatay lamang sila kung patuloy silang magmamatigas. Kaya lumipas ang ilang sandali, papalabas na si Nana Sarya doon sa mga kabahayan ng mga aswang. Dala na ng mga ito ang mga binihag ng mga aswang. Mayroon silang 8 nabawi na binihag ng mga ito. Kailangan pang dasalan ni Nana Sarya ang 8 para huminahon. Tama nga sila sa kanilang iniisip na malala na ang pagkakayanggaw ng mga ito. Ngunit eksperto si Nana Sarya pagdating sa mga bagay na ito. Agad niyang magagawan ito ng paraan.